Alam niyo po ba na halos lahat ng bansa sa buong mundo ay mayroong Chinatown? At alam niyo rin po ba kung saan mahanap ang masasabing oldest Chinatown sa buong mundo? Ito naman po talaga ay one for the Philippine Book of Records dahil ang titulong ito ay pinanghahawakan ng sariling atin, Binondo. Ang Binondo ang oldest Chinatown dito sa Pilipinas. Pero kumpara sa buong mundo, may mas nauna pa daw sa atin. Yung Cambodia, yung Phnom Penh, yung claim nila, itinayo yung China nila 1404, mas paaga pa. Unless we could find evidence against that, at the best, pwede sabihin natin, Manila's Chinatown is the second oldest. Nandito tayo ngayon sa Bahay Chinoy, kung saan mahanap ang mahabang kasaysayan ng mga Filipino-Chinese na nanirahan dito sa Binondo. Tara! Bago pa man dumating ang mga Kastila, may kalakalan na sa pagitan ng mga Chino at mga Malay dito sa Pilipinas. Nang sakupin ng Espanya ang Pilipinas noong 1521, ang mga Chinong nangangalakal ay hinimok nilang maging Katoliko at tinawag nilang mga Sangli. Dahil dumami mga Chinese dumating dito, natakot yung mga Kastila. Yung lumang Manila, yung tinatawag natin Intramuros na yun, may wall na papatek sa kanya. And yung mga tao na hindi nila trust, the people that they don't trust, they have to live outside of the wall. Sa isang area, tinatawag nilang Parian. Pero sa 1594, may isang governor, yung governor general ng panahon yun, si Luis Das Marinas, gusto niya encourage more Chinese to become Catholic. So, naghanap, nag-isip siya, why don't magtayo sa isang pueblo or isang town para pag Chino ka, Katoliko ka, pwede ka tumira doon and you're considered more trusted than yung mga Chino nakatira sa Parian. So, naghanap siya ng isang lugar at saka natanaw niya isang hacienda across Manila na tinatawag na Binondo. Eventually, over time, Binondo became Binondo. Mula sa Parian sa Intramuros, nilipat nila ang mga Sangli sa Binondo at naitatag ito bilang Chinatown noong 1594. Itong Binondo kasi, ito ang dating sentro ng kalakal at negosyo sa Maynila ng mga sinaunang Chinese traders. At malamang, kung bumalik tayo sa panahon na yon, ganito yung makikita na eksenyo. Yung during sa panahon ng Kastila, yung Binondo ay ang sentro ng kalakal ng buong Pilipinas. Doon mo makikita yung mga bodega, yung mga pabrika, yung mga opisina ng mga insurance, yung mga banko, financial and commercial hub. Kahit na pupunta ka sa Binondo, yung marami pa mga banko, pero mga most of the head office na yun nasa Ortigas o nasa Ayala na. Kumpara sa ibang Chinatown, kakaiba talaga ang Binondo. Yung nakikita kong pinakaiba sa Pilipinas is how yung mga Chino dito, hinahalo yung yung paniniwala nila sa Taoism, Buddhism, Confucianism with Catholicism. If you travel sa ibang Southeast Asian country, well, hindi nila ginagawa yan. And very peaceful yung coexistence between mga Chinoy at saka mga Pinoy. Kita nyo naman, talagang one of a kind ang ating Chinatown dito sa Binondo. At ikit pa dito, ang Binondo ang nagpapaalala na malaking bahagi ang ating Chinese heritage sa paghubog ng kasaysayan nating mga Pilipino. Look, BH, it's a bird. It's a plane. No, it's Superman! No, actually. Ito si Herbert Chavez. Siya ang the Philippines' very own Superman. Ah, siya ang Superman ng Pilipinas. Yes. At alam mo ba, siya rin ang may pinakamaraming collection ng Superman, hindi lamang sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo. Wow, okay. So alamin natin ngayon kung bakit siya ang number one Superman fan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Tara! Tara, let's go! Maniniwala ba kayong 3 years old pa lang ay idol na ni Herbert itong si Superman? Wow! BH, grabe to! Ano ba itong napasok natin ito? Superman Museum talaga. Tignan mo, ganda ng mga diba? Life-size. Life-size talaga na yung mga posters niya. Oh my God, naman. Pinulat mo naman ako. Kumukha mo si Superman. Hindi namin alaman si Herbert pala na tao ka na pala. Totoo yan. Kasi mula pagkabata, idol na idol ko na yan si Superman. Bakit? Ay kasi nung bata ako, yan yung unang-unang sining na panood ko. Eh mahirap lang kami. So parang amazing na makapanood ka na isang malaking-malaking TV. Eh Superman pa yung palabas. Parang
wow, ako tong batang to. So akala ko yung batang nagbubuhat ng parang, ako pala yung parang ganun yung idea ko sa bata. At kailan yung first toy mo nakuha? Dati kasi, dahil nga mahirap ka, hindi ka na makakabinya kasi imported yan. So magsisimula ka muna sa mga barabaraha, mga libreng sa mga sikirya. Tapos 1990 ako nakakuha ng laruan na medyo mas mahal kasi binigay ng tito ko galing sa States, Tita Maloko. So yung laruan na yon parang $13 pero parang napakamahal na noon during na papasok ng 90s noon. So parang yun yung tingin ko pinakamahal kong collection na unang-una kong naging collection na Superman. Grabe talaga! Nakakalula ang dami ng collection ni Herbert! Galing!